Ang lahat po ay sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Namahal na mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, sa pagdiriwang po natin ng Banal na Eukaristiya, ng Banal na Misa, papurihan natin at pasalamatan ng Panginoong Diyos sa mga biyaya niyang pinakaloob sa atin, sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng kalusugan, ng kagalingan, sa biyaya ng ating pamilya, ating pananampalataya, ating tasa, ating Panginoon sa tulong at pamamagitan ng panalangin ni Santo Padre Pio, ang ating mga panalangin, ating mga pinagdarasal para sa mga mahal natin sa buhay, kanilang kabutihan, kagalingan ng mga may sakit at ang ating mga personal na mga panalangin at upang tayo ay maging marapat gumanap sa pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nakukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog namin iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyunawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, ang araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ang katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay,
Sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw na mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong kadaigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Iyong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Buhay nami umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may umaabot na 80 kung malakas. Yaong buong buhay nami sakbibi ng dusa't hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Kung umaga'y ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at tinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Hindi batid, ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari. Kaya sinabi niya sa kanila, Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Titingnan ko. At kanilang binigyan siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po,
tugo nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos at sila'y namangha sa Kanya. Kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa magandang tanghali po sa inyong lahat, sa inyo pong lahat na dito ngayon, bumibisita at lalo tigit nagdarasal kay Santo Padre Pio. No? Hilingin natin lagi ang tulong at pamamagitan ni Santo Padre Pio. No? Sa ating mabuting balita na pakinggan, no? Nakaharap ng Panginoon ang mga tagasunod ng mga Pariseo at ng mga alagad ni Herodes, the followers of the Pharisees and the followers of the Herodians. At basa ng Panginoon ang kanilang pag-iisip at kung ano ang nasa puso nila. Sila'y hindi totoo, sila'y mga taong nagkukunwari. No? No? Tinatanong nila ang Panginoon kung dapat bang magbuwis sa gobyerno kay Cesar. No? No? Pero batid ng Panginoon ang kung ano talaga yung kanilang objective, no? No? Kung ano kanilang nasa sa isip at nasa loob dahil sila'y mga taong mapagkunwari, no? 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 Kung may mga tao tayong lalayuan at iniiwasan, ayun yung mga tao na alam natin na nakukunwari. Hindi totoo sa kanilang sarili, sa kanilang mga sinasabi. No? Kaya nga ayaw po natin sa mga taong fake o plastic. No? No? Dahil nga sila'y hindi totoo. No? At ang maging ang Panginoon na nakaharap niyang mga tao ay ganito ang mga pag-uugali, hindi totoo sa kanya, no? Yung hypocrisy, no? 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 Na nakakasira ng ating relasyon sa ating kapwa, relationship ruins our relationship with others and our relationship with God. No? Kaya nga po sa ating pagdarasal sa Panginoong Diyos, ang nais ng Panginoon ay maging tunay at totoo tayo sa Kanya. Maging tunay yung pagsasabi natin ng ating pangangailangan, yung ating need. We tell God our needs, not what we want. No? No. Dahil kapag ka ang sinasabi natin sa Diyos ay kung ano gusto natin, no? Hindi tunay na pagsunod 'yon dahil hindi 'yon ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, no? Ang nais ng Panginoon, pag tayo nagdadasal sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya, sa kanyang gagawin para sa atin. Dahil alam naman ng Panginoon kung ano makakabuti sa atin. No? Hindi natin didiktahan ang Diyos na katulad ng intensyon ng mga
Pariseo at ng mga tagasunod ni Herodes na gusto nilang siluin si Jesus sa kanyang sasabihin, sa kanyang ginagawin. Na ang mahalaga sa relasyon natin sa Diyos ay yung pagiging totoo natin sa Diyos. At pagtitiwala sa kanya, katulad ng buhay ni Santo Padre Pio na puno ng pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, no? Na alam ng Panginoon ang ating kailangan at kung ano mabuti para sa atin, no? No. At ang sinasabi ng Panginoon na ibigay sa Diyos ang para sa Diyos, ang ibig sabihin nito ay ibigay natin ang talaga para sa Diyos, yung ating oras, yung ating isip, yung ating puso, yung ating panahon, yung ating ibigay natin sa Kanya. Dahil sa pagbibigay natin sa Kanya nito, binibigay natin ating sarili, tayo ay nagtitiwala sa Kanya. No? Yun ang ibig sabihin ng ibibigay mo ang para sa Diyos. No? Yung nagbibigay ka talaga, binibigay mo talaga yung sarili mo sa Diyos at nagtitiwala ka sa Diyos. Na anuman ang mangyari at mararanasan natin, nandiyan din yung ating confidence and trust in the love of God for us. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahagin na kalugdan ng Diyos sa mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayon ang mga alay ay aming inihahanda at inihahagin dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa aming dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, nabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng aming Santo Papa na si Francisco, ni Gilbert, naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Berheng Maria, ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na puso si San Jose, ang mga apostol, mga banal, si Santo Padre Pio na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling na nakagagaling na utos sa turo ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob ang Ama namin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad na amin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo sa bawat isa ng kapayapaan ni Kristo. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ngayon ang lahat na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa amin dumalaw ka. Kalinga mo ang takbuhan noong unang unapan. Awin ang aming pagod, ang pasanipagaan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Iwanag ng aming puso sa tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugong ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming may pagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyunan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan,
Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa dagumpay ng proyektong ito. Ang imahen ng Mahal na Birhen ng Konsolasyon mula sa San Agustin Church, Intramuros, Manila ay naririto sa pambansang Dambana upang magpalaganap ng debosyon. Siya ay mananatili dito hanggang 8 ng Hunyo. Kayong lahat ay inaanyayahang makiisa sa mga gawain ng pagdalaw ng Inang Mahal. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang mapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuos mo ang iyong bendisyon sa mga banal na kagamitang ito. Ang larawan, imahen ng Panginoon at ng iyong mga banal Mahal na Birheng Maria, ni Santo Padre Pio at mga dasalan, nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak,
at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihan, laging mapagkalingang Diyos ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayo, laging mapayapa. Salamat sa Diyos. Umayo at ipaya, Kanyang pagkalingat habang isabuhay.